Hi everyone, welcome back to my channel, and for today's video, I'll be discussing about introduction to function. So to start with this topic, let's have the definition of relation and function. So we have here, relation is a set of ordered pairs. So when we say function here, it is a relation in which every element of the first set corresponds to exactly one element from the second set. Meron tayong tinatawag na first set and second set. The first set is what we call the domain. Second set is the range. So domain and range. So ngayon, para mas maintindihan nyo, I'll be giving some examples of relation or ordered pairs. Then we will identify whether they are considered a function or not. So ito muna, explain natin to. We have here three examples of sets of ordered pair. Number 1, number 2, number 3. Let's start with number 1. We have 3, 5, 2, 3, negative 3, negative 3. So para mas maintindihan natin yan, ilist down muna natin yung domain at range. So when we say first set, ito yung mga values ng x. In an ordered pair, meron tayong value ng x at value ng y. X always comes first before y value. So, yung x value here is 3. The y value is 5. Dito naman, si x ay 2, y si 3. X ay negative 3, then y is also negative 3. Pero ang domain natin dito, the domain are 3. The x values only 2 and negative 3. The range values are ito naman mga y, 5, 3, and negative 3. So ito yung mga values ng domain at range natin. Now we will identify whether the relation, these are all relations kasi set of ordered pairs. Ang tawag sa mga yan ay ordered pairs. So in number 1 we have 3 ordered pairs. Ngayon identify natin kung function or not. To identify whether the set of ordered pairs is a function or not, ang titignan mo lang yung values ng x. So, tignan mo yung mga values ng x. We have 3, 2, negative 3. Kapag walang identical, ibig sabihin, yun ay function. Pero pag merong identical or merong parehas sa Tagalog, ibig sabihin yun ay not function. So, ibig sabihin, tignan mo na yung mga domain. Kung sila ay unique with each other, compared to each other, ibig sabihin sila ay ang number 1 natin ay magiging function. So we have 3, 2, negative 3. 3 is different from negative 3. So ibig sabihin lahat sila magkakaiba. The first example is a function. Second example, we have 4, 5, 4, 1, 5, negative 2. So the domain values of number 2 are 4, then another 4, then 5. So dito, makikita nyo, parehas, merong identical values, which is 4. Ibig sabihin, ito ay not function. Kasi meron na naulit sa x value. We don't care kung may naulit man sa y. Ang pakin natin kung meron bang naulit sa x. Kasi pag merong naulit sa x, ibig sabihin, not function na yun. Number 3, we have the x values 6, negative 8, negative 6. So, 6, negative 8, negative 6, walang naulit. Ibig sabihin, yan ay function. So, ganun lang siya kadali para ma-identify. So, let's proceed with diagrams. Paano malaman kung yung diagrams natin ay function or not function? So, let's have this. We have 3 diagrams here. Number 1, number 2, and number 3. In number 1, ang titignan mo lang kung ilan yung correspondence ng mga first values sa second values. Dapat, bawat element dito, the elements are 1 and 2. The elements in set B is 3, 4, and 5. So, si 1, ang correspondence niya ay si 3. Isa lang. Si 2, ang correspondence niya ay 4 at 5. Kapag yung mga elements dito nagkaroon ng dalawa o higit pang correspondence, therefore, it is not function anymore.
Not function kasi si 2 nagkaroon na dalawang correspondence. We call this correspondence as one to many. Yung isa, merong maraming correspondence. So, not function na yan. Okay? Let's have number 2. In number 2, we have elements from the first set or the domain 5, 6, 7. The range are 8 and 9. Now, tignan natin ang correspondence ni 5. 5 correspondence. Ang correspondence niya si 8, so okay pa yon, function pa yan. Si 6, ang correspondence niya si 9, wala nang iba. Si 7, ang correspondence niya ay si 9 din. So, bawat element dito sa A ay merong isang correspondence. Ibig sabihin, ito ay function. Ang tawag sa correspondence na to ay many to 1. So, ito, 6 and 7, correspondence niya si 9. Okay lang ang 1 to many, wag lang yung many to 1. Okay, now, let's have this third example, number 3 to. So, as you can see here, meron tayong A correspondence na si D, si B correspondence si E, si C correspondence na si F. So, meron silang one-to-one correspondence. Ibig sabihin, ito ay function. Kasi bawat element dito sa set A natin, or set 1, ay meron tag-iisang correspondence. Wag lang silang magkakaroon ng dalawang correspondence. Maaring marito kayo dito, kasi ito, 6, isa lang naman ang correspondence niya si 9. Si 7, isa lang din ang correspondence. Nagkataon lang na parehas yung correspondence ni 6 at 7. Unlike here, si 2, mula siya sa first set at meron siyang dalawang correspondence. Kaya ito ay not function, ito ay function. Okay? Next, let's have now the equations. How are we going to identify whether the following equations is considered a function or not function? Dito madali lang din. Ang titignan mo lang yung mga exponent ng y. Don't look at the exponent of x. So dito tignan mo yung y. Ang exponent ng number 1 natin sa y ay 2. Kapag meron kayong exponent na even, even numbers are 0, 0, 2, 4, 6, etc. Yan ay tatawagin mong not function. Kapag ang exponent naman ni y ay odd, examples ay 1, 3, 5, 7, etc. Ibig sabihin, ang function, ang equation mo ay tatawagin mong function. So ito rin dapat yung tandaan. So look at the exponent in number 1. The y exponent of y is 2, and 2 is an even number, so therefore it is not function. Number 2, the exponent is 3. Again, ang titignan mo lang ay si y. Don't look at this. So ngayon, 3 is an odd number, therefore it is function. Gets? Then pag meron kayo nakitang f of x, that is equivalent to y also. Then si y ay merong exponent na 1. Okay? Yung 1 na yon ay odd number, so therefore it is also a function. Kapag meron naman kayong tulad neto, x equals 10, wala kayong nakikitang y. Ibig sabihin, meron tayong y equals 0. Okay? Pag wala kayong nakitang y, automatically it is not function anymore. Okay? So that's how you identify an equation, whether it is a function or not function. Next, let's have now the graphs. Paano natin malaman whether the graph is a function or not function? Madali lang yan. Meron tayong tinatawag na VLT. VLT. Yan yung ginagamit natin to identify whether the graph is a function or not. What do we mean by VLT? Vertical line test. Sulat natin vertical line test. So, gagawa tayo ng vertical line. Ang vertical line ay nakatayong linya. Okay, pag ganyan. Kapag yung graph natin ay tinamaan ng vertical line ng isang beses lang, ibig sabihin it is a function. But when your vertical line touches your graph more than 2 or 2 or more, ibig sabihin yan ay not function. Example, in number 1, if we are going to create a vertical line in here, this vertical line touches your graph twice. So dito,
tsaka dito. So therefore, it is not function anymore. Kasi dapat once lang siyang tatama. So in number 2, if you are going to create, you can create your vertical line anywhere in the graph. So gawa tayo dito, once lang siyang tumama, kahit dito ka pa gumawa niyan, isang beses lang din tumama yung vertical line mo. Therefore, it is a function. So in number 3 naman, obviously, ito ay magiging not function. Okay? Kasi dalawang beses tatama yan sa graph ninyo. So those are the ways that we can use to identify whether the given ordered pair, set of ordered pairs, equations, diagrams, and graphs, a function or not function. So tandaan nyo lang yung mga proseso natin. And don't forget also to subscribe to my channel to keep you updated on my next video. Thank you.